Hello everyone, and this is Edmund Mindaros channel, at sa video ito ay pag-uusapan natin kung paano i-install ang Trends, an Instagram app na trending topic ngayon na pinag-uusapan ng buong social media platform na tinawag din itong The Twitter Killer app by Mark Zuckerberg. Ayan, so para maintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito, Trends is a position and app where people can have real-time public conversations with one another. Trends also helps boast Instagram, which is a marquee app in the Meta's family of product. Ayan mga kaibigan, so ituturo ko sa inyo kung paano natin ito install, and then ilalagay ko sa description box yung link nito para mas madali natin itong mahanap. Okay, so ang next step ay punta tayo dito sa Play Store mga kaibigan. And then search mo lang itong tinatawag na Trends and Instagram app. Ito siya. So bago natin i-install, so a quick navigation lang natin kung anong ibig sabihin ng app na to. Pag click natin tong about this app, so makikita natin dito yung full information nito, kung ano yung nilalaman ng app na to at mga privacy nito mga kaibigan. So scroll down ka lang dito. So ito siya. So about this app, ayan, so mababasa mo yung mga info niya. And then a few things you can do on Trends. So nandito siya mga kaibigan. So pwede mong basahin yan para magkaroon ka ng idea kung okay ba itong app na to, kung safe ba or anything mga kaibigan. Ayan, so scroll down lang ganyan. And then ang app info nito ay na-release lang noong July 4. So bago lang mga kaibigan. So updated on July 4, 2023. Ayan. And then yung compatibility nito sa ating mga device ay dapat naka Android 9 and up po siya mga kaibigan. So required OS po iyan mga kaibigan. Okay? Ito siya. Alright? So pag okay na, pag nabasa mo na yung mga inputs niya, and then back tayo. And then click lang natin itong install. So click yung install. Ayun, so mabilis lang din itong install mga kaibigan. Okay, so ang next, so open lang natin itong app na to. Ayan, so under po siya ng Instagram. Okay, so ganito yung logo ng Instagram din mga kaibigan from Meta. Ayan, so log in with Instagram. Okay, so connected talaga ito sa ating Instagram account. So click lang natin ito, log in with Instagram. And then kailangan mo lang ilagay yung username, email, or mobile number ng Instagram mo and yung password. Okay, so once na-enter mo na yung username, email, or mobile number mo ng Instagram mo and password, so click mo lang yung login. Okay, so enter login code. So magkakaroon tayo ng login code mga kaibigan. Alright, so wait natin yung code na yon. Once na-enter mo na yung login code, so click mo yung confirm. Ayun. So, okay na mga kaibigan. So, profile. Customize your Trends profile. So, pwede ka na maglagay dito ng iyong name. Tapos, automatic kasi dito na nandito na yung account natin dito sa ating Instagram. So, bio and link. And then, pwede mo naman click tong import from Instagram mga kaibigan. Okay? So, milalagay dito yung mga details natin. So, import from Instagram. And then nandito na siya. So automatic milalagay na agad dito once na-click natin yon. Ang susunod, i-click mo lang yung continue. And then dito sa kanyang privacy, so public profile. And then yung private profile mga kaibigan, so nandito siya. And then, so yung una dito mga kaibigan, so anyone on or off Trends can see, share, and interact with your content. Ayan. So click mo lang tong continue mga kaibigan. Okay, so nandito na siya. So pwede mong i-follow itong mga ano natin, friend natin dito sa Instagram. Ayan, ganun lang po siya mga kaibigan. So click mo follow all. And then next, how Trends work. So nandito naman yung mga iba pang mga inputs niya. So pwede mong basahin yan. And then click mo lang itong join Trends. And then allow lang natin. Ayun, so ganun lang po mga kaibigan. Okay, so nandito yung profile natin. Pag-click mo yan, dito sa baba. Ayan, so same sa ating Instagram. Ayan, so same lang siya. So pwede kang mag-create ng mga posts. Pwede ka dito. And then, click mo tong home. Nandito siya. So parang Twitter din siya mga kaibigan. Okay, so ganun lang po siya. Ayan, so ganito siya. Pwede kang mag-new trend.
and then yung profile natin. Alright, so ganun lang po kasimple talaga kung paano natin install ang tinatawag na trends on Instagram app, the trending topic ngayon. Ayan, in hope na may natutunan ulit kayo mga kaibigan sa ating simple tutorial. At kung bago ka lang sa aking channel, please huwag mong kakalimutan mag-like, share and subscribe. And click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorial. So thank you guys and see you in my next vlogs.